Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, pinakamamahal. Totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya ay hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mainahon. At maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alat at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at maging marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kaniyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipahahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang concern ng pastol ay magkaroon ng maayos na mga leaders ang sambayanan ng Diyos. Noong unang panahon na nagsisimula pa lang ang simbahan, may dalawang mahahalagang leaders na kinikilala sa simbahan. Ang tagapangasiwa o supervisor at ang tagapaglingkod. Ang tagapangasiwa ay ang katumbas ng obispo ngayon at ang tagapaglingkod ay katumbas ng diakono ngayon. Ang mga pare natin ngayon ay tinatawag noon na matatanda o mga elders. Sila ay tagapagpayo sa obispo kaya wala silang direktang tungkulin sa mga tao. Ang nagdanais na maging tagapangasiwa o obispo ay naghahangad ng mabuting gawain. Yan ang sinabi ni Pablo. Mabuti naman na maghangad na mag-serve. Pero kailangan din piliin ng mabuti ang gustong mag-serve. Kaya noon pa man may katangian na hinaharap sa magsiserve. Tanda natin na simula pa lang ang simbahan noon. Wala namang training sa gustong maglingkod.
hindi tulad ngayon na may mga seminaryo tayo at may mga seminars para sa mga lay ministers natin o mga lectors at commentators. Noon ang tinitingnan lang nila ay ang mga katangian, kaugalian, at kalagayan ng mga taong gustong mag-serve. Tinitingnan nila ang personal na ugali ng tao, na hindi siya magalitin, hindi siya sakim sa pera, mayroon siyang self-control, hindi siya mahilig sa alak, at siya ay mahinahon. Tinitingnan din ang kanyang kalagayan sa komunidad. Siya ba ay may siya ba ay ginagalang sa komunidad at katanggap sa mga tao? Ang lahat o karamihan sa nagsiserve noon bilang obispo at diakono ay may pamilya. Kaya tinitingnan din ang kanilang pamilya at kung paano nila dinadala ang kanilang pamilya. Mahirap na maging maayos ang pagdala nila sa mga tao kung ang kanilang pamilya mismo ay hindi nila napapamahalaan ng maayos. Maging tapat din sila sa kanyang asawa. Dahil sa siya ay tagapagpahayag ng mabuting balita, tinitingnan din kung tapat siya sa tungkuling magpahayag at may tapang na gawin ito. Marami sa mga kaugalian noong panahon ay hindi naaayon sa mga hinihiling ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya dapat malinaw at matapang na sabihin sa mga tao ang nararapat kung sila ay naniniwala kay Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos na sa simula pa nalampasan ng simbahan ang maraming pagsubok na dala ng pagsisimula ng isang bagong relihiyon. Talagang ginagabayan ng Espiritu Santo ang simbahan. Kasama sa paggabay niya ay ang pagbibigay ng nararapat ng mga tao na mamuno sa simbahan. Hindi lang basta-basta sino ang maaring mamuno. May mga katangian din na hinahanap sa mga namumuno. Pati ngayon, naghahanap din tayo ng mabubuting katangian sa mga obispo, mga pari, mga diakono, mga lay ministers, mga pastoral council leaders, mga katikista at iba pang mga itungkulin sa simbahan. Patuloy naman na nagpapadala ang Diyos ng mga tao na magampanan ang mga ito. Kailangan lang i-identify sila at hubugin sila. Malaking influensya ng leaders sa pagtakbo ng simbahan. Panginoon, salamat sa mga leaders sa aming simbahan na binibigay ninyo sa amin. Salamat din sa generosity nila na manungkulan. Tulungan din po ninyo sila sa kanilang tungkulin. Patatagin po sila at patatagin ang kanilang pananampalataya. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.